Magandang araw po sa inyong lahat, sa aming mga tagapagsubaybay, sa Tatak Historical Team, sa Araling Panlipunan Student Team at sa DEFAC Team. Ako po ang punong tagapamahala ng Tatak Historical Team at ngayon po ay tatalakay po ako about sa baybayin, no? Baybayin, buhayin, ating payabungin, no? Yan ang ating title ng ating discussion, no? Ayan. So, isang pagtatalakay ng Tatak Historical Team. Ayan, na aming pong grupo. Ayan. Una, ano muna ang baybayin, ano? Ang baybayin ay sinaunang paraan ng pagsulat, partikular na sa rehiyon ng Katagalugan, bago pa dumating ang mga Kastila. So, noong pa man, may paraan na ng pagsulat o sistema na ng pagsulat, no? Ating mga ninuno bago pa dumating ang mga Kastila, which is ito nga ang baybayin. Yan. At meron po agad tayong example yan ng baybayin, no? Ang nakasulat po diyan na nakabaybayin ay mabuhay. Yan po. Yan po ang nakasulat. Okay, next. Ang baybayin ay karaniwang sinusulat sa buho ng kawayan o yung katawan po ng kawayan, no? At inuukit sa piraso ng bato o kaya kahoy. Ayan po yung halimbawa, Monreal Stone po, ayan, na kung saan may nakaukit po dyan na inscription, no, ng baybayin, no? At matatagpuan po ang ngayon ang ilang Monreal Stone, no, nakadisplay po sa Baybayin Gallery sa National Museum of Anthropology. No, ayan po. Ayan po ang Monreal Stone, no. Nakikita po natin na mayroon pong inscription. Yan po ay kuha sa Baybayin Gallery. Ayan po. Monreal Stone po ang tawag sa... So, bale, ito ay na-discover sa Rizal, some parts sa Rizal province, no? Ayan. Okay, next. Ayan. Baybayin, hindi alibata, ano? Okay. Bakit nga ba hindi alibata ang dapat itawag, no? Ayan. Baybayin ang tamang katawagan sa sinaunang paraan ng pagsulat sa Katagalugan at hindi alibata. Ang salitang alibata po ay nagmula sa Arabic letters na alif bata, no? Ibinasi po kasi ni Ginoong Paul Versosa, ayan, natatabunan po. Ibinasi po ni Ginoong Paul Versosa ang pagkakaayos ng baybayin sa sistema ng pagsulat ng Maguindanao. Ayun po. Ayan po ang dapat na itawag, baybayin po. At mamaya po may tatalakay po natin kung bakit nga po ba baybayin ang tawag. Or baybayin. Or baybayin. Ayan. Isa lamang ang baybayin sa sistema ng pagsulat sa Pilipinas. Dahil sa ibang rehiyon ay may kanya-kanya ring paraan ng pagsulat. Ayan po ang mga examples, no? Sa Pampanga po, Kulitan, sa Mindoro, Haninuo at Buhid, sa Northern Palawan ay Tagbanwa, sa Greater Sulu ay Jawi, at sa Ilocandia ay Kordita, sa part naman ng Katagalugan ay Baybayin, sa Bicolandia ay Basahan, sa Kabisayan naman ay Badlit, at sa Greater Maguindanao ay Kirim. Ayan. And meron tayo ditong map, no, na pinapakita yung mismong region kung saan ginagamit yung mga sinaunang paraan ng pagsulat, ano. At credits po sa may-ari ng chart na ito, no, hindi ko po nailagay doon sa source. Nalimutan ko po kasi kung saan po ito, kung sino po talaga ang totoong may-ari ng chart na ito. Ayan. So, ayun po. Bali po, ang baybayin ay isa lamang po siya sa paraan ng pagsulat, no, dito sa ating bansa, no? Dahil sa ibang region po ay meron pong sarili-sarili pang ano, sarili-sarili pang mga pagsulat, no? Ayan po. Okay, sunod. Ang Laguna Copper Plate Inscription. Ayan.
Alam mo ba na ang Laguna Copperplate inscription ay isang dokumento na nakaukit sa isang copperplate noong 900 AD, no? Matagal na. Sinasabi na ang dokumento ay nakasulat sa Old Malay at Old Kawi noong 1992. Ito ay isinalin ni Anton Postma. Ang sulat ay bahagi ng kasulatan mula sa puno ng tondo o yung leader ng tondo patungkol sa pagpapatawad sa pagkakautang ng isang lalaking nangangalang Namwaran. Ayan. Tiyatayang yung utang ng taong ito ay 926.4 grams ng ginto, no? Malaki-laki din. Na-discovery ito ni Ginoong Ernesto Lacerna Ledesma sa ilog Lumban sa Barangay Wawa, Lumban, Laguna, malapit sa lawa ng Laguna. Ayan. Ito ang tinatayang pinakamatandang dokumento sa Pilipinas. At kasalukuyan, ito ay nakadisplay sa Baybayin Gallery sa National Museum of Anthropology. Ano? At nakita ko mismo doon, no, ang Laguna Copperplate inscription, no, na naka-display sa Baybayin Gallery, no, sa National Museum of Anthropology, no. At nandoon din yung iba pang memorabilia na kung saan may mga nakaukit na inscription, no. Hindi lang baybayin inscription ang nakaukit na ang mga naka-display doon, kundi yung sa Haninu din ng Mindoro, then yung sa some part ng Maguindanao, nandoon din, nakaukit din doon. Yung mga buhid, yan, naka-display din doon sa Baybayin Gallery sa National Museum of Anthropology. No, ayun po. Yan po ang Laguna Copperplate inscription na tinatayang ang pinakamatandang dokumento sa Pilipinas na natagpuan. No, yan po. Okay, next. Ayan. Ang baybayin ay may 17 karakter o letra. Meron po tayong 3 patinig at 14 na katinig. B17 o baybayin 17 po ang tawag. Ayan. 3 patinig at 14 na katinig. So, ayun po. Next tayo. Ito yung mga characters, baybayin characters sa vowels, no? Mga patinig. Yung A, yung E at I, at yung O at U. So, ayun po. Isa po ang character ng E at I, at isa po ang character ng O at U, no? Pinag-isa po sila. At samantalang yung sa A ay may sarili po siyang character, no? So, yun po. Ito po ang explanation kung bakit. Ang E at I ay magkapareho ng karakter dahil ito ay magkatunog. Gayun din sa O at U. Samantala ang A naman ay may sariling karakter. So, yun nga. Dahil magkapareho sila ng tunog, yung E at I, tsaka yung O at U, pinag-isa na lang sila ng letra, no? Kasi ganun din naman ang ano, para hindi na mahirapan pa na isulat, no? Kaya pinag-isa na lang nila ang letra, no? Ang ibig sabihin, E, I, ayan po ang symbol, at tsaka yung O, U, na parang number 3 ang itsura. Ayan. So, yan. Sunod, ito namang mga consonants, yung mga katinig. Ayan po ang mga simbolo, no? Baka, da or ra, ga, ha, la, ma. And ito pong na, nga, pa, sa, ta, wa, ya. Kung napapansin nyo po, yung pong symbol ng da or at saka ra ay iisa po, no? Pinag-isa po. Pero sa ibang baybayin charts po, may sarili pong ano si Ra, may sarili na pong character. Pero wala pa pong official talaga na batas na nagsasabi na yun nga na gamit na kung ano ang tamang paggamit ng baybayin, kaya hindi pa po natin alam, no. Pero mabuti pong magsaliksik tayo, bali history by history or by logic ang pagkakatuto natin ng baybayin, no. So ayan, da or ra, pinag-isa po sila ng karakter. Ayan. So ayan po yung mga simbolo ng baybayin sa katinig. Ayan po. Ayan. Ang karakter ng da ay maaari ding gamitin bilang karakter ng ra.
Samantala sa ibang baybayin charts ay may sarili ng karakter ang Ra. Ganito po ang itsura ng karakter, no, na Ra sa ibang baybayin charts, no. Ayan po. Ayan po ang itsura niya. Then sa ano naman, ito, pinag-isa sila, no, yung Da at saka Ra ay pareho lang sa original na baybayin chart. Then sunod, ang kudlit. Ano ba yung kudlit, no? Ginagamit ang kudlit upang mag-iba ang tunog ng letra o karakter. Ito ay may dalawang uri, no? So ang purpose ni kudlit para maiba yung tunog nung karakter, no? May dalawang uri yan, no? It's either pakurba ang gamitin or yung pabilog, no? Kayong bahala kung anong gusto nyong gamitin na kudlit, no, kung saan mas okay sa inyo. Basta ganun pa rin ang ano niyan, iisa lang ang purpose niya na magbago ng tunog, no. Paano nga ba ginagamit yung kudlit na yan at saan ginagamit, no? Ito yung paraan ng paglalagay ng kudlit. Gamit yung pabilog na itsura, no. Pag walang kudlit na kahit na ano, ma, ayan, ma, tunog A. Pag nasa itaas na bahagi ang kudlit, ito ay tunog E or I, me, mi, no? Pag nasa ibabang bahagi ang kudlit, ito ay tunog mo o kaya naman ay mo, no? And ito naman yung isang ano pa ng kudlit, gamit ang pakurba. Yan yung itsura, no? Iisa lang din ang magiging kahulugan niya. Kung bilog ang gamitin mo o kaya yung pakurba na itsura, ayan, ganyan din ang ano, wala namang diferensya, no. So yun. So tandaan ng lagi, kung sa taas mo ilalagay ang kudlit, tunog noon ay E or I. Kung nasa ibaba naman, o kaya naman ay U ang tunog, no. So ayan. Tandaan mo na pag maglalagay ka ng kudlit ay para lang ito sa mga katinig characters, no. Para, ginagamit lang ang kudlit para sa mga katinig, no. Hindi mo siya pwedeng gamitin sa patinig. Ayan. Kapag walang kudlit, ito ay tunog A. Pag ang kudlit naman ay nasa itaas na bahagi, ito ay tunog E o kaya I. Kung nasa ibaba naman ang kudlit, ito ay tunog O o kaya U, no. So balikan natin. So ayan. Ginamit dito is yung pakurba na style ng kudlit, no? Napansin natin, pag nasa itaas, me, mi. Pag nasa ibaba, mo, mu. Same lang din dito na ang ginamit ay bilog, no? Pabilog na kudlit. Pag nasa itaas, me, mi, or mo, mu, no? Depende sa'yo kung anong gagamitin mong kudlit, no? Kung pakurba ba or pabilog, no? Ikaw nang bahala sa'yo kung ano ang mas trip mong gamitin, no? Depende sa'yo yan. So ayan. Ito ang sunod. Ang virama o pamatay patinig. Ano ba yung virama or pamatay patinig or vowel killer in English, no? Ang pamatay patinig ay isa sa mga simbolo na sa pagsulat ng baybayin na kung saan ay nagiging isa ang katumbas na letra ng isang karakter. Ito ay may dalawang uri, no. Ang cruz o X o kaya naman pamudpod. Ang purpose naman ng virama or pamatay patinig ay para maging isa yung letra, no? Kasi napansin nga natin, balik tayo dito. Balik tayo. 'Di ba 'yan? Puro may kasama, no? Walang letter M, no? Walang letter M. Lahat 'yan mami, mi, momo ang nakalagay diyan. Ngayon, ang purpose ng virama or ng vowel killer o kaya ng pamatay patinig ay maging isa yung letra, no? Yun ang purpose niya. So ganito siya nilalagay. Ayan. Yung cross o X, yung nasa itaas, ginamitan ng cross o kaya X, no? Yung nasa ibaba naman is ginamitan ng pamudpod, no? So napansin nyo, naging isa na yung letra, no? Wala na siyang kasama, no, na vowel, no? Isang letra na lang lahat na nandiyan. Etong vowel killer or pamatay patinig o kaya virama, applicable lang din siyang gamitin sa ano, sa lahat ng katinig characters ng baybayin, no? Hindi mo siya pwedeng gamitin sa ano, sa patinig, no? Same lang din dun sa kudlit na sa katinig characters mo lang din siya pwedeng gamitin.
So yun nga, depende naman sa iyo kung ano ang gagamitin mong vowel killer, no? Kung saan ka mas komportable, kung cross bar or X o kaya yung pamudpud, no? Same lang din sa kudlit, kung pabilog o pakurba, no? Nasa sayo yan kung anong gagamitin mong kudlit or vowel killer, no, sa pagsulat ng baybayin, no? Ayan. So yan nga. Halimbawa natin yung cross o X yung example sa taas, then yung pamudpud yung example naman sa ibaba, no? Same lang din siya ng meaning. Ayan. Ang paglalagay ng virama o pamatay patinig ay maaari lamang gawin sa mga karakter na kabilang sa katinig. Hindi mo ito maaaring gamitin sa mga patinig, no? Kasi nga, pamatay patinig, tinatanggal nila yung vowels, no? So hindi mo siya pwedeng gamitin sa ano, sa vowels mismo, yung vowel killer, no? Eh kung ginamit mo yun, wala na, zero na lahat, no? So applicable lang gamitin ang virama or pamatay patinig sa katinig, no? Sa consonants mo lang siya applicable gamitin. Ayan. Sunod, simbolo sa pagsulat ng pangungusap gamit ang baybayin. Ayan. So sa pagsulat ng pangungusap gamit ang baybayin, ginagamitan ng dalawang pangunahing simbolo. Tinatawag iyong danda, no? Yang kuwit at tuldok, yang bar na, yung bar, yung guhit na pataas, ang tawag dyan is danda. Pag isang bar, ang tawag dyan, katumbas nyan is kuwit. Pag dalawang bar, ang katumbas nyan, tuldok, no? Hindi gaya nung sa modern alphabet na yung kuwit, yung parang ganon, then yung tuldok, yung dot lang, no? Hindi, sa baybayin, ayan, pag kuwit, isang bar na patayo and tuldok, dalawang bar na patayo. So ganito siya, no, pag inapply. Ayan. May example diyan, no. Sa makabagong alpabeto, ito yung sulat. Halimbawa, ang gaganda ng mga bulaklak sa dangwa. Mababango at maraming pagpipilian. So yun, may kuwit at merong tuldok. Ngayon, pag tinanslate mo siya sa baybayin, ang gaganda ng mga bulaklak sa dangwa, then may kuwit gamit yung isang bar, at mababango at maraming pagpipilian. Ayan, yung tuldok katumbas niya is dalawang bar. So ganyan siya i-apply sa sentence or sa pangungusap gamit ang baybayin, no? So yan, tandaan niyo yung mga symbols, no? And kung nagtatanong kayo kung meron bang question mark or exclamation point, wala pa po siyang simbolo na katumbas sa baybayin, no? Tanging tuldok at kuwit lang po ang meron, which is ito nga. Yan. Kuwit, isang bar na patayo, tuldok, dalawang bar na patayo, no? Yan po ay ginagamit sa pagsulat ng pangungusap. Okay. Sunod tayo. So ayan po yung isang example, ha. Yan. Okay. Ayan, subukan natin, no? Subukan natin. Ang mga sumusunod na salita sa baybayin ay isulat sa paraan ng makabagong alpabeto, no? So yan, try n'yong sagutan, no, yung exercises bago tayo tumuloy sa susunod nating slide, no? So ayan. Kung naintindihan niyo na yung mga na-discuss ko sa inyo, ayan, pwede rin. Hayaan niyo, i-upload ko itong aking ginawang ano, no, lecture, no, sa website ng Tatak Historical Team. O, ayan. So bigyan ko kayo ng isang sagot, yung number 4, aralin. Hindi siya adalin, ha, baka malito kayo sa D at saka sa R, da o kaya sa ra. Sabi ko kanina, iisa ang karakter na ginagamit sa da at saka ra sa original na baybayin, no? So ayan, aralin ang number 4. Then try niyo sagutan yung 5, no. I-comment niyo lang, no, sa ating comment box. Ayan. Okay, proceed na tayo sa next slide. Ayan. Tandaan, huwag isulat ang baybayin na tulad ng sa Latin alphabet, no? Yung Latin alphabet, yung modern alphabet natin ngayon. Dahil ang baybayin ay abugida o alpha syllabary, no? Syllabaryo kasi ang baybayin, abakada.
at hindi alphabet Latin na abecedary or ABCD. So yun po ha, tandaan nyo po na ang baybayin po ay silabary or silabaryo, no? Abacada, no? Hindi po siya katulad nung alphabet Latin na abecedary or ABCD. Ayan. Okay, next. Ayan, andaan uli na kung mag-abbreviate naman o paiikliin ang salita gamit ang baybayin ay ganito. So, example natin dyan is yung Universidad ng Pilipinas or University of the Philippines. Pag pinaikli mo siya, UP. Yan. UP. So, yan yung katumbas niya sa baybayin, nasa ibaba, no? Kung mapapansin nyo sa sash ng UP, yung sash nila, nakasulat doon itong example natin, no, na UP. Yan po ang nakasulat, no. Nakasulat yan sa baybayin sa kanilang sash, no. Ayan. Pag paikliin, yan ang gagawin, no. Then kung pangalan naman, paano kaya kung pangalan? Ito. Ayan. Kung pangalan naman isusulat gamit ang baybayin ay ganito. Ayan. Halimbawa ko dito is yung pangalan ng unang tagapamahala ng APST, Mr. Xavier B. Perez. Ang ibig sabihin ng B niya is Bautista, no? So ngayon, i-translate mo siya, no? Xavier B. Perez, no? Bale, ang ginamit natin dito na paraan ng pagsulat sa pangalan is Bye-bye Bigkas, no? So ayan. Pagka inano mo siya sa baybayin, ayan, Xavier B. Perez, no? So ayan po siya. So yun nga, kanina nabanggit ko yung paraan ng pagsulat sa pangalan, no? May dalawang paraan tayo, no, sa pagsulat ng pangalan, no? Yung Bye-bye Bigkas, itong example na nandito ngayon, at yung pangalawa is yung ano, yung Banyaga Tukinagis ng Wika, no? So ayan, next slide natin, no? Ayan, may dalawang pagpipilian din sa paraan ng pagsulat ng iyong pangalan gamit ang baybayin. Una, ang Banyaga Tukinagis ng Wika. Pangalawa, ang Bigkas Baybay, no? Bigkas Tukinagis Baybay, no? Kanina yung example natin dito, no, yung example ko na Xavier B. Perez, yaan ay Bigkas Baybay, no? Example yan ng Bigkas Baybay. Yan. So isa-isahin natin yan, dalawang yan, no? Yan. Unahin natin ang Banyaga Kinagis ng Wika. Okay. Sa Banyaga Tukinagis ng Wika, ito ay isinasalin muna, no, ang Banyagang Wika sa Kinagis ng Wika bago mo ito isulat sa baybayin. Halimbawa, ang Banyagang Wika ay English at ang Kinagis ng Wika mo ay Tagalog, no? Oh, halimbawa, ang English name niya is Princess, no? Then ang Tagalog word ay Prinsesa. Ngayon, ito na siya sa baybayin. Prinsesa, no? Oh, yan ang ano niya. Yan ang unang paraan ng pagsulat ng baybayin ng pangalan gamit ang baybayin, no? Banyaga Tukinagis ng Wika. Pangalawa, yung una nating example agad, no, na yung Bigkas to Baybay. Dito ay kung ano ang bigkas mo, siya rin ang baybay mo. Halimbawa, yung original na name is Maria. Then pag Bigkas to Baybay, yung bigkas mo is Maria. Ngayon, pag binaybay mo, Maria. Ngayon, pag tinranslate mo na siya sa baybayin, ayan, Maria, no? Yan yung Bigkas to Baybay. So, ngayon, ang pagsulat ng pangalan, anumang pangalan yan, tao, awitin, restaurant o establishmento, lugar, palabas, or produkto man yan, or etc., basta pangalan, ay ang pinakamalayang pagsulat sa baybayin. Ibig sabihin, nasa nagsusulat pa rin kung anong nais ng pagkakasulat ng pangalan niya sa baybayin, ano? So, depende sa kanya kung ano ang gusto niyang gamitin. Kung gusto niya bang gamitin ay Banyaga Tukinagis ng Wika o Bigkas to Baybay, no? Nasa sa kanya pa rin 'yan o nasa sa inyo pa rin 'yan, no? Kung saan kayo mas komportable, no? Kung Banyaga Tukinagis ng Wika,
Yan, English, mula muna sa Banyaga, itatranslate mo sa Kinagis ng wika mo bago mo i-bye-byein, no? Bale, 3 process. Same here, na meron ding 3 process, no? Yung original name mo, then yung kung paano siya binibigkas, tapos sumunod is yung pagkakabaybay niya. Tapos saka mo siya isusulat sa baybayin, no? Yun ang bigkas to baybay. Okay. Pero basta as long as meron siyang katumbas sa Pilipino, much better kung gamitin niyo yung ano, yung Banyaga to Kinagis ng wika. As long as meron siyang ang katumbas na salita sa Pilipino, no? So yan. Sunod. Yan, subukan natin, no? Basahin ang mensahe namin ng Tatak Historical Team para sa inyo. Try niyong basahin po yung message namin para sa inyo, no? Para sa mga nakakanood ng video na ito. Para sa mga makaka-access ng aming ipapaskill na lecture, no? Yan. Ayan, nabasa mo na ba? No? Kung nabasa mo agad, congratulations at ikaw ay mabilis matuto, no? At natutunan mo agad ang tinuro ko sa inyo or sa iyo, no? Ayan. So, pwede niyo i-screenshot then i-translate niyo, no? Gusto niyo balikan natin yung kanina, yung subukan natin, no? Screenshot niyo rin, ayan. Then sagutan niyo, no? Yan. So, yun. So, yan yung message namin para sa inyo na mga nakapanood ng video ito, no? So, yan. So, ayun, maraming salamat po. At hanggang dito na lang po muna ang aking pagtatalakay, no? So muli, we are the team that brings history closer to you. Tatak Historical Team po ang samahan po ng mga mag-aaral na nagtataguyod at nagpapalaganap ng kasaysayan para po sa aming mga kapwa mag-aaral at kapwa namin mga kabataan, no? And para din sa ating mga teachers at sa mga gustong matuto ng kasaysayan. So yan po ang aming mga source. Yan. Baybayin Facebook page, Baybayin Buhayin, Baybayin Buhayin, Baybayin Charts, Belgazar Galvan Facebook post, thank you sir, APST Old Baybayin Lecture post, Aral Pan Laguna Facebook group, Google Photos, Facebook post, pictures owners, yan. At syempre, inihanda po yan ang inyong lingkod, Ginoong Renzi Gonzalez. So yan, maraming salamat po, and God bless po sa inyong lahat, and keep safe and keep learning. Isang tatak tayo. God bless.